Yun ay patuloy for ilang months? 7 months. 7 months ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon ang gawain po doon. Amen? Magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat po sa ating pong una-una sa Panginoon. Of course, ganoon din po sa ating pong mahalang pastor, sir, na pinagkatiwalaan po na makapagsalita po sa inyo. Sige po, tayo po ito mayong lahat. At ating pong buksan ang ating mga Biblia sa 1 Timothy. First Timothy chapter 1 in verse number 12. First Timothy chapter 1 in verse number 12. Ang sabi po ng Biblia, "And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa gabing ito, Panginoon, na kami po muli ay inyo po pinagtipon-tipon, inyo po mga anak, upang pag-aralan, Panginoon, makapakinig sa ng inyo pong salita. Salamat po, Ama, sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin at kami po ay binigyan niyo po ng pastor, Panginoon, nagpatuloy na naghahayag sa amin ng salita ng Diyos. At kayo po ang patuloy po na manguna. Dalangin po namin, Ama, na ang Panginoong Jesus po ang maitaas sa gabing ito. Holy Spirit, O Diyos, kayo po ang patuloy po na mag-work sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin. Bigyan niyo po ako, Holy Spirit, O Diyos, ng wisdom na ang lalabas sa aking mga bibig ay magsilbing encouragement at challenge sa inyong pong mga anak. Tulungan niyo po kami at anuman pong karumihan na inyong po nasusumpungan sa aming puso at isipan, patawarin niyo po kami. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede na pong umupo. At ang ating pong verse na binasa, ito po ay sulat po ni Paul kay Timothy. At siya po ang si Timothy po ay anak po ni Paul sa pananampalataya. At dito po ay isinulat po ni Paul kay Timothy itong talata na ating binasa para makita po ni Timothy yung bigat po ng gawain na pinagkatiwala po ng Panginoon. At dito po ay ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa stewardship. At gusto po na i-emphasize ni Paul kay Timothy na hindi lamang basta pinagkatiwalaan, kundi makita niya yung bigat, yung kahalagahan ng ministry na pinagkatiwala po ng Diyos. At kung ating pong titingnan ay makikita po natin na yung pong prinsipyo sa stewardship. At si Paul po mismo, kung titingnan po natin ay wala pong dahilan kung tayo po ang titingin. Kung tao po ang titingin, wala pong dahilan para pagkatiwalaan at gamitin ng Panginoon sa gawain. Kaya nga po, sinabi niya po rito sa verse number 13, "Who was before a blasphemer," ibig sabihin talagang nagsasalita po siya ng dabag sa Diyos, wala po siyang respeto sa Panginoon, and persecutor. Alam niyo po na talagang yung mga Kristiyanong mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo ay kanyang pinapersecute, kanyang pinapakulong, and ang sabi diyan, and injurious, at talagang sinasaktan. Pero makikita po natin na bagamat ganun po yung kalagayan ni Paul, pero ang sabi po dito, "But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief." So alam niyo po ba na
dito po ay makikita po natin yung sa kabila ng kanyang ginagawa nang hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, pero makikita po natin ang karakter po ng Diyos, yung pong kabutihan po ng Diyos, na dito na sinasabi na kanyang sinasabi, dati akong nagpa-persecute that yung mga Kristiyano ay aking tinutuligsa, pero sa habag at talagang sa kabutihan ng Panginoon ay talagang ako ay kanyang ginamit. Kaya nga sabi niya, and I thank Christ Jesus our Lord who what enabled me for that he counted me faithful putting me into the ministry. At dito po ang kailangan po makita po natin ano po sa pag sa isang pinagkatiwalaan po ng Panginoon ay hindi po yung hindi yung kanyang galing at hindi yung kanyang talino at hindi yung kung ano yung kung personality meron si Paul nang hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Pero alam niyo po ba na dito po ay ang nakita rito ay yung mercy, yung habag ng Diyos at hindi yung galing, sapagkat kung titingnan niya ay wala akong kwenta. Grabe, ako ay isang makasalanan. At pero sa biyaya ng Panginoon ay inilagay sa ministry. So alam niyo po ba na andun po yung bigat ng isang pinagkakatiwalaan po ng Diyos, hindi po sa pinagkatiwalaan, kundi kung sino po ang nagtiwala. At hindi lamang po 'yon at kung ano po yung kung ano yung ipinagkatiwala po kay Paul. So dito po sa verse number 11, and according to the glorious gospel of blessed God which was committed to my trust. So ang maganda po rito, kaya po ganun na lamang po ang hindi po natin pwedeng liit-liitin. Ano man pong pinagkatiwala po sa atin ng Diyos, ano man pong ministry na ibinigay po sa atin ng Panginoon, yan po ay pagiging usher o Sunday school teacher o pagiging security, sapagkat ang bigat po niyan ay wala po doon ka kung anong klaseng personality at kung anong tagal po natin at kung anong alam po natin sa ministry, kundi yung pong Diyos na nagbigay po ng ministry at yung pong kanyang ipinagkatiwala. Unang-una, ang Diyos po, ano po, na bagamat kung titingnan, hindi naman tayo tapat, pero ang Diyos po ay tapat po sa buhay po natin. Kung ang babasihan po, kung tayo pibinigyan ng ministry at sa ating galing, ay hindi po yon, kundi nagpapatunay lamang po na tapat ang Panginoon. At alam niyo po ba na hindi lamang po basta yung pinagkatiwala po sa atin ay mabigat. Ano po, walang iba kundi yung gawain, yung gospel personally kay Paul. At alam po, yan po alam po natin na hindi po basta business lamang yung ipinagkatiwala o anumang pera ang pinagkatiwala po sa atin, walang iba kundi yung gospel na kung saan ang Panginoong Jesucristo po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa ating kasalanan. Kaya ganun po kabigat kay Paul, kaya ganun na lamang ang kanyang pasalamat na sabi niya, I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me for that he counted me faithful, putting me in the ministry. So alam niyo po na ang magandang makita sa ating kung anumang pinagkatiwala sa ating ng Panginoon ay yung pong habag at yung pong kabutihan po ng Diyos. Kung sino po nagtiwala at yung pinagkatiwala niya po ay walang iba kundi yung kanyang salita na ihayag, yung gawain na hindi pwedeng tumbasan ng pera, hindi pwedeng tumbasan ng anumang presyo, kaya hindi natin pwedeng ipagpalit at hindi natin pwedeng liit-liitin. At alam niyo po na ngayon po ay i-share ko po sa akin mismo personal yung pong ginawa po ng Panginoon. Unang-una kung paano po ako pinagkatiwalaan. Pangalawa, ano ang ginagawa? Kung ano ang ginagawa ko sa pinagkatiwala sa akin, at pangatlo yung benefits ng ipinagkatiwala. So sa akin po mismo personal, at salamat po sa Panginoon na sa pamamagitan po ng ating mahal na pastor, tayo po ay pinagkatiwalaan po doon po sa
Mission po, doon po sa 13. So, kung paano po ako pinagkatiwala ng Diyos ay through the man of God. Si pastor po ang ginamit, ang buhay niya po ang ginamit. Siya po ay nagsuko po ng buhay sa Panginoon. And ako po mismo ay nag-benefits doon po sa ministry na pinagkatiwala po sa ating pong mahal na pastor. At pangalawa, kung yung pong aking pong ginagawa personally doon po sa mission, of course, hindi na rin po kung ano pinatutunan po rito para pong dilipat lang po ng lugar. Pero yung ginagawa ay the same po pa rin. So, soul winning and discipleship. And also yung pong benefits. Yung pong benefits po, alam niyo po ang kagandahan po sa pag tayo po'y pinagkatiwalaan, pag tayo po'y ay stewardship po ng Panginoon, hindi lang po basta masabi na tayo po ay binigyan po ng anong trabaho, pero tayo po mismo ay magbe-benefits sa anuman pong pinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Doon po sa 13, so yung pong ginagawa po natin doon, of course, dito ang normal po natin ginagawa. Kaya maganda po talaga yung training po sa church natin na itinuturo po ng ating pong mahal na pastor. Magusundo tayo ng bata. Tapos after masundo, pag sa Sunday school, yung mga halos, mga ang edad ay simula 3 hanggang 10 years old, minsan 11, 12. Yung po yung halos marami. Kasi ang style po ng pamumuhay dun sa relocation area, tuwing simula Lunes hanggang Biyernes, yung mga magulang po, sila po ay busy. So kung i-invite mo man sila yung Sabado at saka Linggo, mag-iinuman na po yan. So ibig sabihin, karamihan, talagang mga juniors at yung talagang mga bata, young people. Pero pag nagsusundo po tayo, tapos iahatid po natin, nakikita po ng mga magulang yung pong ginagawa po natin. Tapos habang iniahatid po natin doon sa kanilang bahay, nabe-bless po yung mga magulang. Talagang door to door, kung saan normally na ginagawa po natin dito. Tapos sinasabi po natin kung ano yung plano po natin at yung ano po yung mangyayari pag nagpatuloy po yung mga bata at ano naman yung pwedeng mangyari pag hindi nagpatuloy. So blessed na blessed po yung mga magulang. And habang sa katagalan na paulit-ulit po na ginagawa, nagkakaroon po ng interest po yung mga magulang na sumama na rin. So alam niyo po ba na mismo po yung mga bata ay nagbe-benefits po sila at nakikita po ng magulang kasi grabe po roon. Para po yung Maynila na inilagay sa bundok. Grabe yung internet, grabe yung ang uso dun, yung Mobile Legend na sa cellphone, halos talagang yung mga bata ay talagang na-addict sa cellphone. So ngayon, hindi na rin laging wala sa bahay, laging hindi mautusan. Ngayon, nang nakita po ng mga magulang yung ginagawa po natin, na talagang pinupukasan po natin, tuwang-tuwa po sila. Lalo na pag iniahatid sa bahay. Kaya nga, sabi niya, sige po, sasama rin po kami. At ngayon po ay kitang-kita po nila yung pagbabago ng bata paunti-unti. And of course, yung mga magulang na nagkaka-interest, so nakikita nila yung benefits. Alam niyo po ba na sa atin po ay pag tayo po pinagkatiwalaan po ng Panginoon, marami po nagbe-benefits. Ano po, marami yung naikinabang. At kumbaga sila po ay masayang-masaya. Ngayon, bilang sa akin po na pinagkatiwalaan ng ganun pong gawain, ano po, ako mismo pag nakikita ko po na yung ibang tao ay nag-i-enjoy, unti-unti na mabago ang buhay, ako po personally ay nagbe-benefits din po. Ano po, ako po ay nagkakaroon po ng kasiyahan na hindi pwedeng tumbasan, hindi pwedeng ipagpalit, sapagkat nakikita ko po yung mga nanay, yung mga bata, unti-unti, nagkaka-interest sila sa church, kahit hindi pa mag-i-start yung service, kumakatok na,
at nagtatanong kung sabi ko alas 4 pa lang, 6:30 pa ang start ng service po natin. Yung ibang mga bata naman galing school, ang labas kasi po doon ay alas 6. So 6:30 po yung ating service Thursday night. Ang ginagawa po ng bata, minsan sila po yung naka-uniform, napunta na po doon po sa mission house. At alam niyo po ba na kahit yung mga magulang, sila po yung natutuwa, hindi po nila kinokontra. Kasi alam niyo, ang kanila pong alam ay merong magandang nangyayari paunti-unti sa kanila pong mga anak. Sa pinagkatiwala po sa ng Diyos na ministry, hindi natin pwedeng liit-litin at hindi natin pwedeng ipagpalit sa anumang bagay. Hindi natin pwedeng iwan sapagkat maraming tao ang naliligtas. Hindi lamang po naliligtas. Sila po ay nag-i-stay sa church. At nila nag-i-stay sa church, nagkakaroon po sa ng interest sa Word of God. At hindi lamang po yan, pati po yung kanyang mga pamilya ay nagkakaroon ng interest. At nawiwin po natin ang family ng mga bata paunti-unti. Dahil po sa ministry na pinagkatiwala po ng Diyos, yan po ang benefits. At ako po ay personally, alam niyo po na grabe ang kasiyahan kasi hindi lamang yung ibang tao, maging yung aking family mismo, nagbe-benefits. Kaya nga, no wonder nang tayo po ay nag-start ng mission, yung aking nanay, yung aking tatay, maging yung aking kapatid ay pumunta roon sabagat ini-enjoy po nila ang ministry. Kahit po kahit yung mga bata ay maiingay, kahit yung mga minsan ay mayroong pagkakataon na talagang ang aking tatay ay talagang sumasakit ang ulo sa daing bata, pero ini-enjoy niya kasi alam niya at maging sila ay personally nakapunta rito at nakakita nila balang araw kung ano ang mangyayari sa mga bata pag sila ay nagpatuloy. Personally, nakinabang po ako, yung aking family, sila po ay naligtas at nagkaroon sila enjoy sila po ay nagkaroon po ng na-enjoy po nila bagamat sa ganung edad. At alam niyo po, kaya yung akin tatay na ano lang yun nag-uumpisa pa lang kahit na mahina yung kanyang katawan at minsan ay talagang nahihilo siya, pero talagang grabe ang kanyang sabi niya sa nanay ko, sige, punta tayo ron para masamahan natin yung anak po natin. Personally, yan po ang kagandahan. Kaya hindi lang po, basta yung pag tayo pinagkatiwalaan, ang gusto po, yan po hindi lang basta para masabi na tayo po may tatrabaho. Normal na po ang trabaho. Kahit wala sa ministry, mayroong trabaho. Pero alam niyo po ba na ang gusto po ng Diyos ay makita yung kasiyahan natin. Kaya niya ibinigay yan para makita ng Panginoon yung ating kasiyahan, yung ating puso na nag-uumapaw sa gawain ng Panginoon. Kaya alam niyo po ba na wala kang pwedeng ipagpalit sa anumang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Sapagkat benefits, pakinabang mo yan. Hindi mo pwedeng ipagpalit anumang bagay na kapakipakinabang sa'yo. Sapagkat kasiyahan mo yan. Walang substitute sa kasiyahan. At alam niyo po ba, na pag tayo po'y masaya, mas lalo pa natin nga dapat, mas lalo natin ayusin, mas lalo natin pagbutihin ang isang bagay kung saan tayo masaya para mas lalo pa tayong maging masaya at mag-enjoy sa ministry ng Panginoon. At pasalamat po ako sa Panginoon. Sabi ko nang una, hindi ko rin, kaya nga doon pag grabe kapag sa tag mission, talagang enjoy. Alam niyo po na may mga problema ang dumarating. Halos yung kapitbahay, minsan hindi mo na makakasundo. Yung mga kanilang mga talagang may ginagawa na hindi maganda, hindi mo rin pwedeng hindi rin sisitahin sapagkat naapektuhan ang ating pong mission house. Pero bagamat ganon, talagang nai-enjoy. That is yung benefits po ng ministry. Paano po ako pinagkatiwalaan? Through our pastor, through man of God. Siya po ang ginamit. Of course, yung nakapag-share po sa akin, si Ma'am Yang, doon niyan po sa ato. At salamat po. At yan sila Sir Mike, sila po yung sila Brother Richie, sila po yung nag-disciple sa akin.
sama-sama kong baklaran, talagang pinagsagaan nila akong i-follow up. So ako po ay nag-benefits sa mga ministry na pinagkatiwala po sa kanila, especially sa ating mahal na pastor. And of course, yung ginagawa po natin sa pinagkatiwala sa atin, wala iba kundi yung soul winning, discipleship. And yung benefits po noon, walang iba kundi maraming taong naliligtas, naikinabang, and pati yung family na nahatak po natin, and personally, mismong yung pinagkatiwalaan ay naikinabang sa pinagkatiwala po ng Diyos. Sabi ko, talagang grabing kasiyahan. Kaya nga, blessing po talaga na hindi talaga may ipaliwanag kasiyahan po. Kaya nga, mabigat. Pinagkatiwalaan po tayo, hindi sa yung maraming alam, wala. Si Paul nga, grabing kasalanan. Pero pinagkatiwalaan ng Diyos. Because of the mercy, I obtained the mercy of God. And yung pinagkatiwala sa Kanya ay hindi pera o hindi business o negosyo. Gospel na kung saan nagpapahayag ng pagkamatay, paglalibing at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya ganun kabigat kay Paul. Kaya sinasabi niya kay Timothy, kanyang pinapakita na ako nagpapasalamat sa Panginoon para pahalagahan din ni Timothy yung gawain. Salamat po at ginamit pong ating pong mahal na pastor. At of course, salamat din po sa inyong lahat kasi yung talagang malaking encouragement din po yung mga kapatiran na nakikita po natin na nagpapatuloy sa gawain po ng Panginoon. At yun lamang po at maraming salamat po. Wow, great message, amen? Ang bihira. Ano, nakatikim kayo ng granada ngayon. Sinasabi ko sa inyo. Ang bihira. That's preaching. Amen. Ano, Dave, magsisimula ka na. At sinasabi ko sa inyo. Yeah. Oh my goodness. That's preaching. Amen. Boy, I like it. Amen. Pero totoo po yan, mga kapatid. Ang pinakamaganda nangyari sa buhay nila, buong pamilya nila, ay nasa gawain. Yeah. Yeah. Kaya salamat sa Panginoon. No? May gagawin talaga ang Panginoon. Amen? Amen. Alright, pakinggan natin ngayon yung special numbers ng mga bata, ng juniors.